Maligayang pagbabalik. Ngayon, tunghayan natin ang isang dulang pinamagatang Munting Pagsinta mula sa pelikulang Munggol, The Rise of King Hiscan ni Sergi Bordrov, hinalaw sa Filipino ni Mary Grace A. Tabora. Mga tauhan, Timujin, anak ni Isugi na mula sa tribong Borjigen, Isugi, ama ni Timujin, at Borte, isang dalaginding na taga ibang tribo. Tagpuan, kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarma ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok na makipot at karimari-marim na piitan. Anong saklap ng mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kayo lamang nakasakasama ko si Ama. Timujin, bilisan mo na riyan. Kailangan nating magmadali. Bakit, Ama? Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan huwag tayo magpapatay-patay. Mahalaga ang ating sasadyain. Ano ba ang ating pupuntahan, Ama? Bakit ba tayo nagmamadali? Ika'y 9 taong gulang na. Sa edad mong yan, Timujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Itay, ako'y masyadong pangbata para sa bagay na yan. Ang kasal ay sa matatanda lamang. Hindi naman kayo magsasama agad ng mapapangasawa mo. Mamimili ka lang muna at mangangakong pakakasalan mo siya. Ganoon pa ba yun? Oo, anak. Tayo na bibilang sa tribong Borjigin, kaya't ikaw ang pipili ng babaeng mapapangasawa sa tribong Mirit. Bakit sa tribong Mirit siya kailangang magmula? Hindi naman yun ang ating tribo. Malaki ang atraso ko sa tribo, kaya't sa ganitong paraan ako'y makababawi sa kanila. Sa palagay niyo, Ama, makakalimutan kaya nila ang atraso niyo? Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mas mabuting may gawin akong paraan kaysa sa wala. Kung yan po ang sa tingin niyo'y tama. Tagpo, sa maliit na nayong liblib na kinatatayuan ng ilang kabahayan, sandaling nagpahinga ang mag-amang sina Isugi at Timujin. Nang maisipan ni Timujin na maghalugad sa paligid, tagpo, mapapadpad si Timujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaginding na si Borte. Mabibigla at mapapasigaw siya sa di inaasang pagbagsak ng pinto ng kanilang kusina na likha ng aksidenteng pagkabuwal ni Timujin. Huwag kang sumigaw! Wala akong gagawing masama! Tatanggalin ko ang pagkakatakip ng bibig mo kung mangangako kang hindi ka na mag-iingay. Bakit kita paniniwalaan? Di naman kita kilala. Kahit di mo ko kilala, kaya kong patunayan sa iyo na ako'y mabuti. Abe, paano mo patutunayan yung sinasabi mo? Sige nga. Basta ba di mo ako pagtatawanan sa sasabihin ko sa iyong patunay? Tagpo, napangiti si Timujin habang nag-iisip kung paano sasabihin kay Borte ang kanyang pakay. Nagkadautal niya na sabi na nais niya itong mapangasawa. Laking gulat naman ni Borte nang marinig iyon. Ipinaliwanag ni Timujin ang dahilan at kalaunan ay pumayag na rin si Borte.
sa pagdating ng tamang panahon, magsasama tayo para mamuhay kasama ang ating mga magiging anak. Ngunit sa ngayon, kailangan nating magpatuloy sa buhay. Nangangako akong babalik pagkalipas ng 5 taon. Halika, puntahan natin si Ama. Paano na ngayon? Magkahawak kamay na naglalakad sina Timogen at Borte sa paghahanap sa ama kay Isugi, na kanilang makikita na nakatunghay sa ilog. Magtataka ang kanyang ama kung bakit magkahawak sila ng kamay. Ipapakilala ni Timogen si Borte bilang babaeng na pili niya. Magalang na babati si Borte sa ama nito. Pero, paumanhin po sa pagdidesisyon ko nang di nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang loob ko sa aking ginawa. Sana'y maunawaan niyo po ako. Ganang desidido ka na. Sino ba ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman ang nakataya rito. Okay lang ba sa iyo? Opo! Kung gayon, halina kayong dalawa at kausapin natin ang mga magulang mo, Borte. Matapos makipagkasundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pauwi sa kanilang dampa sa malayong nayon ng Mongolia. Si Timogen ay si Genghis Khan.